Ikaw ang dapat nagpepresyo sa bawat produkto mo o serbisyong ginagawa, hindi ibang tao. Dapat ikaw, dahil negosyo mo yan at ikaw ang nakakaalam sa mga nakukonsume mo o mga nagagastos mo. Ayun lang yung mga ginagawa kong costing. Madali lang silang sundan. Sobrang dali lang. Kung meron kang katanungan, mag-comment ka lamang dito sa ating YouTube video. Mag-comment ka dyan. Bibigyan natin ng time para ma-explain kung ano yung katanungan mo. Kung gusto mo rin namang matesting to. Hi nga pala sa mga ka-printing natin dyan at sa mga subscriber natin na nanonood. Ang video na to is all about costing sa t-shirt at saka sa sticker printing. Bakit nga ba mahalaga ang costing? Una, mahalaga ang costing kasi dito natin may bibigay yung pinakamababa at saka pinakamataas na presyo ng mga produktong na i-offer natin sa mga clients natin. Kailangan meron kang maayos na costing para magawa mo yun. Pangalawa, kaya mahalaga ang costing kasi para maibigay nyo yung pinakamalaking discount na gusto nyo maibigay maaari sa mga mahal nyo sa buhay, kagaya ng inyong kaibigan, katrabaho, pamilya, kamag-anak, mga ganun. Pag may tamang costing kasi, mas makakapagbigay ka ng mas malaking discount para sa kanila. At syempre, para doon sa mga umu-order sa atin na sobrang dami, maibibigay natin yung mas pinakamalaking discount pag meron tayong proper costing. At pangatlo, para meron tayong consistent na pricing. Kasi mahirap yung wala tayong consistent na pricing. No? Para meron tayong masasabi palaging tamang presyo para sa mga clients natin, para hindi confusing sa kanila yung paiba-ibang presyong na ibabanggit natin. Like example, magtanong sila today doon sa presyo ng product mo na yon, tapos nasabi mo yung presyo. Then the other day, nagtanong ulit sila ng presyo para sa the same na produkto pero yung nasabi mong presyo is iba na dun sa una mong nasabi. Confusing yun para sa kanila kaya maganda na meron kang maayos at proper na costing para meron kang consistent na presyo. At pang-apat, para ma-justify mo kung tama ba yung kikitain mo, kung sakto lang ba yung kikitain mo, hindi ka naman lugi, hindi ka naman sumusobra sa presyo or overpricing ka na, hindi, kumbaga na-justify mo sa sarili mo na okay ka na dun sa kitang yun. May ilalagay mo kasi dun sa costing, no? Magagawa mo pag nagko-costing ka na makita kung sakto or tama lang ba yung kikitain mo para doon sa mga product na yung ino-offer mo. Ayun yung 4 reason ko kung bakit para sa akin mahalaga yung costing. Meron ako ditong sample nga ng costing about t-shirt na ginagamit ko mula pa noon at meron din about sa sticker. No? Meron akong dalawang file na ginawa, isa sa t-shirt at isa doon sa sticker. Ito na yung mga ginagamit ko mula noon pa. Nag-work to sa akin hanggang ngayon. Pero hindi ibig sabihin na nag-work sa akin is mag-work din sa'yo. Siyempre, iba-iba tayo ng mga may input dito kasi nga iba-iba tayo ng supplier. Iba-iba yung presyo ng delivery sa inyo, yung delivery fee din dito sa akin. May mga bagay na magkakaiba tayo. Pero siguro, hindi naman nagkakalayo-layo pagdating sa mga materyales. At yung mga naka-input nga palang data rito is lahat o sample lang. As in sample lang. At dinilip yung iba kong mga data ng mga nakaraan doon para lang maipakita ko na ang nilagay ko lang lahat doon ay puro sample lang. Walang sakong-sakong details doon. Lahat doon sample lang para lang maipakita na dito sa video kung paano ba yung ginagawa ko pagdating sa mga pagko-costing. So ayun, punta tayo sa computer, papakita ko mismo sa inyo yung file at explain ko konti kung paano ko siya ginagawa at baka sakaling makatulong sa ito dahil alam ko na kagaya mo, hirap din ako noon dahil wala ako na pagbabasihan pagdating sa presyo at madalas na confuse nga yung mga clients ko kasi nga minsan pa iba-iba ako ng presyo na nasasabi. So ayun, punta tayo dito sa computer para makita. Nandito na tayo ngayon sa PC na. Explain ko lang ito. No? Makikita nyo rito, no? Ito, Blue Corner, Galex, Winner, Tela, Sportex. Ayun yung mga brand ng mga t-shirt na lagi ko or madalas kong binagawa. Gamit. Kaya sila yung nandito sa document. Tapos makikita nyo naman, no? May t-shirt brand, may size, may price, imprint type, merong imprint size, imprint cost, price per press, total, labor, labor cost, factory price, markup, product price after tax, at saka revenue per shirt. So explain natin ito na mabilis na. T-shirt brand is dito kung ano yung brand ng t-shirt na gagamitin mo para sa specific na project na gagawin. Yung mga sizes, susunod kay t-shirt brand, makikita mo may small, may medium, at saka meron large. Tapos XL, double XL, triple XL, tsaka quad XL. Sunod naman sa kanila, makikita mo yung price. Yung small to large is 103 pesos. XL, 170. Si double XL, 190. Si triple XL, 210. Tapos si quad is 230. Imprint type, ang gagamitin dito sa project na to is DTF. For example, ha? So, ang imprint size natin is A4. Ang imprint cost natin is 50. So, bakit 50? Bakit 50 pesos yung nakalagay niyan? Kapag yan, nagpagawa ka kasi ng DTF, sa mga napapagawaan ko, ang cost ng A4 is 50. So, 50 pesos per A4 size yung DTF. Tapos, sa price per press naman, sunod ko yung imprint cost is 5 pesos. Paano natin nakuha yung 5 pesos na yun? Explain natin mamaya, pakita rin natin. So, dito sa total, no? Sa total, papaplus lang natin
yung presyo ng t-shirt, yung print cost, at saka yung price for press. So, ang kinalabasan sa small is 205 pesos. As may kita nyo na pababa, syempre, habang tumalaki yung t-shirt, nagbabago din yung total. Sa labor naman, sulit kay total, may kita nyo na 5% yung nakalagay. Yung 5% na yun is kukuhanin mo doon sa total ng mga materials. Bakit 5%? Yung 5% na to, na ninagamit ko, ito talaga yung ginagamit ko sa akin. Pag ako yung naggagawa ng t-shirt. Pag ako yung gumagawa ng t-shirt sa isang project, 5% lang yung nilalagay ko sa labor cost. Bakit? Kasi pag iba na yung kinuha ko magagawa ng t-shirt, like example, mag-hair ka or mag-hire ka or kaya naman is kukuha ka ng mga on-call, kagaya ko na kung minsan naghahanap lang ako ng mga pwede gawa ng t-shirt, ang ginagawa ko na dyan is ginagawa ko siyang 10%, hindi na 5%. Yung 5% lang is justified na sa akin yun na 5% na yung labor cost kung ako yung gumagawa para mas mabigay ko ng mababa yung presyo ng mga t-shirt. Pero pagkaiba kasi yung gagawa ka, like example, marami tayong gawa, wala kang time para ikaw yung magawa, ako kumukuha tayo ng ibang tao na pwede magawa nun. At syempre, hindi pwedeng ganun lang din kababa yun. Mas mataas yung magiging labor cost nun. Kaya ang ginagawa ko nun, pag may iba yung magagawa nun, is 10, ginagawa ko 10% para naman mas malaki yung kita rin nung, or mas malaki yung mapupunta doon sa magagawa ng t-shirt. Like example natin, ito lang muna, 5%. Like example lang, ako lang yung gagawa or ikaw lang yung magagawa. 5% lang yung nalagay kong labor at makukuha natin yung labor cost sa 5% ng total. So, ang labor cost in 5% is 10.25 pesos. Nakuha natin to dun sa total, ha? So, 10.25. Example lang natin, 100 pieces yung t-shirt na pinagawa. So, 100 pieces, 10.25 pesos yung labor cost nun per t-shirt. Per t-shirt ang usapan dun, ha? Hindi per lahat. Per t-shirt. So, kung merong 100 pieces na pinagawa sa'yo, magkakaroon ka ng labor cost mo doon na 1,000 pesos may higit. At kung 10% naman yun, tingnan natin dito sa PC, kung gagawin natin 10% ito, magiging 20.5 pesos. So, yung 20.5 pesos times mo sa 100, magiging 20,050. Yun yung para sa labor mo kung iba yung kinuha mo or yung iba yung kunyuha ko kasi 10% yung binibigay ko doon. Pag sa akin 5% lang, yan may tama na 10.25 lang and 1,000 may higit lang every 1,000 t-shirt. So yan, nakuha na natin yung labor cost. Alam mo na din, nasabi ko na sa'yo kung ano yung labor cost at kung bakit 5% yung nakalagay dito. Ngayon, pupunta tayo kay factory price. Si factory price, ito lang yung pinagsama-sama nating presyo ng t-shirt, ay imprint cost, price per press, at saka yung labor cost. So, ang kinalabasan is 215.25 pesos. Ayun yung factory price natin, no? Factory price pa lang yun. Mapapansin nyo, no? Yung iba kasi, yung labor cost is after pa ng factory price. Ito sa akin, pinasok ko na rin, no? Meron kasi dalawang klase rin ng labor cost. Meron direct, tsaka indirect. Ako, ginawa ko ng direct. Bago kay factory price. Kasi mas para sa akin, mas okay yung computation ng ganito. Tsaka halos pareho rin naman kung after pa siya ni factory price. Ulitin ko lang po, hindi po ako expert dito. Ako lamang po yung nag-decide nitong costing na to at binabahagi ko lang naman. Hindi para gayahin mo, hindi para kopyahin, hindi para magkaroon ka lang din ng idea sa kung paano or kung nag-i-start ka pa lamang sa pagkaganito sa t-shirt printing is magkaroon ka ng basic na idea sa kung paano ba ginagawa yung costing. Ulit ko po, hindi ako veterans dito. Pero kung mapanood man po ito ng mga veterans na pagdating sa costing, kung meron po kayong dapat correct, kung meron po kayong gustong itama sa mga sinasabi ko dito, at para na rin po sa iba pang nakapanood nito, pwede nyo po i-comment kung ano yung mas tama, ano ba yung proper, para malaman ko at malaman din ng iba, para maibago natin or maitama natin yung mga mali natin ginagawa pagdating sa cost. So, yun. Meron na tayong 215.25 pesos na factory price per t-shirt. Yan, ha? Para sa size na small lang yun. Pagdating kasi sa pataas na ng pataas yung sukat or yung palaki na ng palaki yung sukat ng t-shirt, syempre, pamahal din ang pamahal yun kasi magkakaiba yung presyo nila. So, tapos na tayo kay factory price. Naibanggitan natin kung paano muna kuha sa factory price. Ngayon, pupunta na tayo kay markup. Pero explain nun natin kung ano itong markup. Ano nga ba ang markup? Yung markup is yung added value na ipinapatong natin doon sa mga produktong ginagawa na para ma-determine natin yung presyo ng bawat produkto. Yung markup din, yung nagbibigay sa atin ng visual sa ipapatong nating presyo doon sa produkto para din sa kikitain natin. So, ayun, no, na-explain na natin kung ano yung markup. At ngayon, punta na tayo kay product price. Simpleng-simple lang si product price, no, pinaglas lang natin yung factory price tsaka yung markup. Dito kasi sa ginawa kong file na ito, hindi ako naglagay ng separate markup kung kakalabasan kung magkano yung kakalabasan ng markup. Ito na kasi yung niya, kinasanayan ko na dati. Pero kung itatama ko to, lalagyan ko pa siya ng markup value. Kunyari, yung 215.25, tingnan natin, no, 215.25 pesos times 25%. So, 53.8125 yung markup natin. Ayun lang, simple lang. I-add mo lang si factory price at saka si markup para makuha natin si product price. So, ang kinalabasan natin product price is 1269.0625. Ayun yung naging presyo niya, no? Pero, syempre, hindi po niya natatapos. Kung may binabayaran ka ng tax, ito yung magiging product price after 30% tax. So, magiging 349 siya, 0.78125. Syempre, pagka may mga ganyang butal, round off mo na yan. Gagawin mo na yung 30. Tapos, dito sa pinakadulo, may kita mo
yung ano, revenue per shirt. Dito may makikita mo na kagad kung magkano yung kikitain mo per t-shirt. So, sa revenue per shirt, nakita niyo na dun sa kinumpit natin na to, lumabas is 64 pesos, 64 and 625 centavos. Hindi na siguro natin may bibilang. Pero yun yung kinalabasan niya, 64. Sabihin na natin na 64 na lang. Just imagine na 100 pieces na t-shirt yung ginawa. 100 pieces yung pinagawa sa yung t-shirt at ang revenue mo kada shirt is 64 pesos. 100 times 64 is 6,400. So, kumita ka agad ng 6,400 doon sa isang daang t-shirt na pinagawa sa'yo kung ikaw yung nagawa or hindi ka kumuha ng tao para magawa. So, yun. Doon natin makikita mo na kagad kung magkano yung pwede mo kitain, kung magkano yung mga gastos mo dahil dirito na rin lahat yan. No? So, madali lang kung mapapansin mo, madali lang naman yung file. Gusto mo ito i-download, pwedeng-pwede. No? Pero explain ko rin muna ito, makikita nyo yung sa total, labor cost, factory price, product price, product price, after tax, tsaka revenue per shirt. Mapapansin nyo, may nakalagay dito, no? May naka-fill na color sa kanya na parang light brown. Ayun, no? Light brown yan. Lahat kasi nung ganyan na merong fill or background color is, ayan yung may mga formula. Ayan yung mga formula na yan. So, wag mong kung gusto mo i-download tong file na to, gawin mong basihan din. Wag mo nang gagawin ito kasi andyan yun, may mga kita mo yun, may formula nakalagay sa niya para hindi na siya magbago-bago. Hindi ka magkamali na kung gusto mo lang siya i-try. Ang babaguhin mo lang dito is yung mga wala naka-highlight. Yung wala naka-highlight na ganyan na light brown. Pagkaya nito, yung imprint cost, pwede mo siyang baguhin. Yung price per press, pwede mo siyang baguhin. Yung labor, pwede mo siyang baguhin. At saka yung markup. Para malaro mo at matesting mo kung paano ka magbibigay ng mas maayos na presyo. Pero itong sample na ito pinakita ko is for DTA printing. Nakasukar siya for DTA printing. Kasi makikita nyo sa baba na meron pa siyang iba-iba. Meron pang HTB or heat transfer vinyl. Meron pang gamusa. Meron 3D fab. At meron din pang sublimation. Punta lang tayo dito sa glide kay HTB. Yan. Pareho lang naman. Walang pinagkaiba yung ano yung mga data na ilalagay mo. Walang pinagbago. Ang kaibahan nandito ay syempre yung mga presyo ng t-shirt at saka yung imprint cost. Magbabago yun kasi mas mura sa HTB compare kay DTF. So yun, makikita mo rito no? Imprint type HTB or heat transfer vinyl. Yung size niya is A4. Imprint cost niya is 15. Ganun pa rin yung price per press ko kasi yung labor ko pareho lang. Pero magtataka ka no? Bakit 15 lang yung nakalagay sa imprint cost mo? Paano mo nakuha yan? Meron din akong computation yan. Baba ka, tingin ka ulit sa may baba ng ano, screen. Ayun, may makikita ka diba? Pagkatapos ng sublimation, may makikita kang HTB computation. Heat transfer vinyl computation yan. Dito makikita mo. Ito, sakong presyo to ng heat transfer vinyl na ginagamit ko. Ang brand is Quark. Price per meter niya sa 20 inch by 1 meter is 120 pesos. So, yung square inch in 1 meter dapat to. Yan, in 1 meter. Square inch in 1 meter niya is 780. So, magiging price per square inch nun, ng isang metro na yun, is 0.15. Blah, blah, blah. Ang dami. So, A4 square inch. Paano natin kinuha sa A4 square inch? Simple lang, no? Kuhanin mo lang yung size na A4. Ano ba size na A4? 8.27 by 11.69. So, yan. Magiging 96.6763. Ayan yung area niya in square inch. Magkano yung halaga? Siyempre, yung price per square inch na kinakuha natin dito kay dito sa naunan to, kay price tsaka kay square inch, ito yung nakuha niya per square inch, ayan yung presyo. Siyempre, itatimes lang natin siya kay A4. A4 area or square inch. Yung cost niya is kakalabasan is 14.8732769. Kaya, ayan, yung lumabas dun sa HTB natin. Ayan, 15, di ba? Nagtataka ka, 15. Ayan, nakalagay nga sa computation, eh. 14.87. Siyempre, niround up lang yan para wala ng butan. Ayan, A4, 15 yung nilagay natin. So, ganun lang. Kailan yung magbabago kada magpapalit yan ng mga details. Gagaya nito na HTB colored shirt, gamusa, ayun, mapapansin mo yung pinagkaibo lang niya is imprint costing. Kasi yung brand ng t-shirt naman, pareho lang yung presyo ko, hindi yung bago, kasi same brand lang naman. Magdedepende na lang yung kung white t-shirt or color t-shirt. Siyempre, ikaw na bahala maglagay nun. Yung labor ko, laging 5% lang kung ako yung magagawa. So, ayun, iba-iba. Mula DTF, HTB, gamusa, 3D pop, tsaka sublimation meron yan. Ayun. Sa ano naman, sa sublimation ko, puro dry fit lang yung ginalagay. Ayun, yung brand, crown brand, anumang brand na ginagamit ko. Pareho lang, imprint cost, pareho lang sila lahat yan nakalagay. Sa dulo, makikita mo na kagad yung revenue mo per t-shirt. So, ayun, madali lang naman siya maintindihan. No? Sa HTB computation, madali lang yan. Ayun, pagka gusto mo naman ang mas detailed na computation para dun sa imprint mo, or para makuha mo yung cost sa imprint mo, punta ka lang dito sa file sa pinakadulo na dun sa imprint computation. Ay, mula dito sa HTB, makikita nyo meron sa pinakadulong file, may makikita ka imprint computation sa pinakadulong sheet. Ayan, imprint computation. Dito makikita mo yung detailed or yung talagang pinakang kalkulasyon ng mga imprint mo. Like heat transfer vinyl, gamusa, tsaka 3D puff. So ito nakikita nyo na imprint cost computation as of April 2023. Hindi ko pa na-update ito para sa May. Dahil nga sa bill, dahil doon sa single numeral ko
hindi pa natin siya na-update up to May. So makikita natin ang imprint material, HTB, kung heat transfer vinyl yung ginagawa natin. Cutting cost, ano ba yung cutting cost? Syempre, di ba, pagka heat transfer vinyl, gamosa or 3D pop, nagkakat tayo niyan sa ating cameo or sa kuye. So nagbibigay tayo dyan ng cost, kailangan may bayad yun. Syempre, ginagastosan natin yung kuryente, ginagastosan natin ng blade. So bakit 10 piso? Itong 10 piso na nakalagay dito, isa akin to, dito ako komportable sa ratio na to. Wala na akong detailed computation about sa maintenance ng blade, about sa electric consumption niya, basta tinutuos ko na ng 10. Yung 10 na yan, ay yung cutting cost ko mismo. Pero minsan syempre binababa ko yan, tinataas ko, depende sa quality or depende doon sa detail ng kinakat ko. Kung mahirap, syempre kailangan mas mataas yan. Kung hindi naman ganun kahirap, mas bababa naman siya. Pero minsan ako nilalagay ko 5 pesos or 10 pesos. Goods na ako doon at comfortable na ako. Pagka binilang ko naman, may kita pa rin naman tayo. So cutting cost is 10 pesos. 4x4 cost, 4x4 inches ito. Ayan ang magkakasunod. 4x4 up to A3. May kita nyo na merong A4 at A3. Minsan baba yung cost, may kita nyo may mga presyo na yung nakalagay dyan. Saan ang gagaling yung presyo na yan? Sa mismo computation yan na doon sa mga material. Like ito, punta kayo doon na makikita mo sa baba ulit sa may sheet. Ito, HTB computation. Punta ka lang dyan. Yan. Makikita mo sa HTB computation, may HTB brand, price per 20 inches by 1 meter yan. Tapos square inch in 1 meter uli. Tapos price per square inch. So makikita nyo is A4 square inch. Ano yung A4 square inch? Dito kinuha natin yung area. Area dapat to Area ni A4. So paano ba kuha yung area niya? No? Ganito lang. 8.27 by 11.69. Kukuha natin yung 96.6763 at ayun yung area ni A4. Yung cost naman is ito. Yung area niya, itatimes lang natin 2 price per square inch. Ayun o. Para makuha natin yung 14.8732769 na cost niya. At makikita mo, itong cost na to, nakadugtong to kay imprint computation. Diyan kay A4. Ayun o. Magkadugtong yung silang dalawa. Kung magkano yung nakalagay dito, ayun yung lalabas kay A4 size dito. Ganun din kay 4x4 at kay A3 size. Kung ano yung nakalagay doon, dito lalabas yung mga yan. Ayun. Kung paano natin yung na-compute. Makikita nyo rito ha. Ito yung actual or sakong presyo at sakong suka ng heat transfer vinyl na ginagamit ko. Hindi ko alam kung ano yung ginagamit nyo. Baka 12 inches yung ginagamit nyo. Ito kasi sa akin, ginagamit ko na ngayon is 20 inches na size ng heat transfer vinyl. Tapos, balik tayo kay imprint computation. Ayun, nakuha na natin. Na-explain na natin kung saan ang galing itong mga numbers na ito. No? Sakto yan. Nakasakto na yan doon sa heat transfer vinyl. Punta tayo kay Meralco kilowatt hour rate. Ah, ito yung rate ni Meralco sa mga consumer niya no? Per kilowatt hour. 11.3168. Kaso nga, sabi nga, as of April 2023. Hindi ko pa ito na-update ato May. Pwede naman ito mabago. No? Kayo na magbago kung gusto nyo testing ngayon. Wattage of heat press. Ano ba yung wattage of heat press? Eh, bawat heat press na ginagamit natin kasi is meron yung wattage. Meron yung kaukulang power na kinukonsume. Ngayon, paano mo makukuha yun? Dito sa may bandang baba, may kita nyo, may nakalagay na wattage of cup press, yung size ng heat press, 8x8 heat press, 9x12 heat press, 15x15, 15x18, tsaka 16x24. Sa kabila naman niya, sa side niya, may kita nyo na may mga numbers. Ito yung wattage niya. 450 yung cup press, yung 8x8, 450 din. Yung heat press na 9x12. Yung 9x12, ito yung sapphire na 6-in-1. Meron din kasi ako noon, kaya kasama rin siya dito. 9x12 lang yung sukat noon, 9 lang yung pagkakaalam ko na sukat niya. Based lang sa specification niya, 1,250 watts siya. Tapos sunod, yung 15x15 natin na heat press, 1,350 watts. Yung 15x18 heat press natin na 1,800 watts. At saka yung mas malaki, na 16x24 inches na 2,400 watts. Wala pa kasi ako nung heat press para sa lanyard, kaya hindi siya kasama dito. Ngayon, magkano? Magkano ba yung cost niya per hour? Per hour ang pinag-uusapan natin dito kasi sa kilowatt hour natin siya titingnan. So, ang rate niya per hour, depende dito. Ayan, gaya nito. Dahil, mamaya. Sige, ito muna. Yung rate niya per hour, itong susunod. Ayan, makikita mo, no? Yung nasa may pinaka-right side, yung 5.09256, ayun yung rate niya per hour. Ayan, magkakasunod na yan. Ayun yung mga rate nila per hour. Okay? Ayun yung dun ko kinuha yung yung rate nila sa mismong wattage nila. Iko-compute mo lang naman sila. Paano ba sila i-compute, no? Kukumpute mo kung yung wattage ng mga press mo, kung magkano yung Meralco rate, itatimes mo yun doon sa wattage ng press mo. Like example, 11.3168 na rate, itatimes mo sa watts ng cup press na 450. Pag makuha mo na yung sagot doon, i-divide mo siya into 1,000. Bakit 1,000? Kasi yung kilowatt hour ni Meralco, binibilang yan into kilowatt hour is 1,000 yung 1,000 yung value niya ng kilowatt hour. Kaya i-divide mo siya into 1,000 para makita mo kung magkano yung rate ng heat press mo per hour. So, ayan. Kaya ayan yun yung kinalabasan. Ayan, balik tayo dito. Ang Meralco rate natin ng April is 11.3168. Ang wattage of heat press natin is 1,350. Nakuha na natin siya. Ang rate per hour niya is 15.27768. Yung heat press mo, 15x15 inches. Ito yung rate niya per hour. Ito yung consume mo o yung nagagastos mo kung isang oras mo siyang gagamitin. Ngayon, hindi lang pwede ilagay natin yung buong isang oras, no? Kailangan natin maglagay kung gaano mo na siya katagal ng gamit. Sunod kay rate per hour, kukunin muna natin yung rate per minute para lang mas madali natin siyang i-compute. Mas madali natin makukompute siya dito sa formula. Mas makikita natin yung details.
So, ang rate per minute ng heat press mo pag ginagamit mo yung 15 by 15 inches is 0.254628 pesos yan. So, ang pag-consume naman, syempre bibilangin mo, no? Electric usage per press in minutes. Dito, naglagay ako 2. It stands for minutes. So, 2 minutes na nakukonsume ko sa isang t-shirt. Ang usapan dito, isang t-shirt lang. 2 minutes na nakukonsume ko sa isang t-shirt. Ipagpalagay na lang natin na ganun lang. Or kung ikaw, kung gusto mo itong testing at baguhin, pwede mong ilagay dyan kung ilang minutes yung nakukonsume mo sa isang t-shirt. Pwede 5 minutes, pwede 10 minutes. Depende sa'yo. Sa'yo nakadepende ito. Kaya ang pagkukosting is laging sa'yo nakadepende. Hindi sa hula-hula. Lagay mo kung ano yung accurate talaga na gagawin. Kung lalagay mo na sa sobra mo ng 1 minute, syempre, goods lang yun. Kasi nagpainit ka pa ng heat press, yung tinatawag natin pag-pre-press. Nag-consume ka nun, bilangin mo rin yun. Isama mo rito. Pero ako, tinutos ko lang, ilalagay ko lang na 2, as in 2 minutes lang. Minsan kasi mas mababa pa nga sa 2 minutes yung pagganon ko sa isang heat press. So, yun. Nakuha na natin kung ilang minuto tayo gumagawa ng t-shirt. 2 minutes. Kukunin na natin yung electric cost. Ito yung electric cost niya, no? 0.509256 pesos in 2 minutes. Ibig sabihin, sa loob ng 2 minuto, ito yung nakukonsume electric cost. Ngayon, paano mo siya nakuha, no? Itinimes lang natin itong minutes sa rate per minutes na nakuha natin kanina. Kaya, lumabas yung 0.509256. Okay, ayun lang yung example. Ayun lang yung explanation dito. Sobrang dali lang na itong intindihin. Ngayon, pupunta na tayo rito. Kung makikita nyo rito, no, ito may makikita ang cutting cost plus material plus electric consumption. So, ito na yung detail ng pinakalahat ng computation mo. Makikita mo dito other cost. Itong pababa yung titignan mo kay other cost. Ayan, hanggang dyan. Bakit meron kang other cost? Siyempre, makikita mo rito may waste cost. Gumagastos tayo ng sa basura. Ako, dito sa amin kasi, nagpapatapon ka ng basura. Magbabayad ka sa mga nangangalagta ng basura. Kaya kasama talaga siya. At lahat naman kasi yung ginagawa natin, lalo sa i-transfer vinyl, gamusa, at ano pa ng mga winiwid natin, is nagkukonsume talaga yan ng basura. Or nalagang gagastos natin para sa basura, para sa garbage bag, at ang bayad sa mga nagkukulekta, mga ganun. Ang ano na ito, computation na ito, is per t-shirt pa rin ha. Nakalagay dito, 1. It stands for 1 peso. So, thermal tape. Siyempre, kailangan natin ng thermal tape sa paglagay na para mas nakalapat na maayos yung mga heat transfer binin natin. At ang presyo niya dito sa akin sa mga gastos ko is piso lang din. Gas expense. Bakit meron kang gas expense? Pag ako yung nagkukuha kasi ng mga materials na ginagamit, nakamotor ako, ito yung ano, ginagawa ko consumption ng gastos sa pagmumotor ko. Yan, 1. 1 peso lang din. Per t-shirt pa rin to ha. Per t-shirt. Or kaya naman, per transaction, hindi. Per t-shirt to ha. Kung ikaw, kung nagganan din ang ginagawa mo, kagaya ko na nagmumotor para kumuha yung t-shirt at ang materials mo, depende pa rin sa ito. Kung gusto mong gawing 5 piso yan, walang problema yan kasi mataas na nga naman ang gas. Gawin mo yung 2, gawin mo yung 3, pwede lahat, pwede mo siyang baguhin. Pero sa akin, 1 lang yung nilalagay ko. Kasi, komportable na ako doon, goods na ako doon. Hindi ko na siya masyadong tinataasan since hindi naman nga ganun katas yung nakukonsume kong gas doon. Para maibigay ko rin yung saktong price at mas mababa pang price. Lightnings. Ano tong lightnings na to? Ito yung mga ilaw. Minsan pag nagagawa tayo ng mga t-shirt or nag-weed tayo, gumagamit tayo ng mga ilaw. It's either yung mga maliliit lang na LED lights or pwede naman mismo yung ilaw na malapit kasi nga minsan mahirap gumamit ng ano yung gumamit minsan mahirap makita yung pagtatanggal ng mga materials na i-transfer vinyl, di ba? So minsan hindi talaga natin nasasakto matanggal yun kaya gumagamit tayo ng ilaw. Nagkukonsume rin yun ng kuryente kaya kung gumagamit ka ng debaterya syempre nagkukonsume din yun. Labor. Ngayon magtataka ka, may labor na doon kanina sa i-transfer vinyl na computation dito sa per t-shirt, makikita mo may labor na dito, di ba? Ngayon bakit pagdating mo sa imprint computation may labor ka na naman? Di ba sobra-sobra to? Di ba masyadong mataas na yung ginagawa mong labor? Siyempre, hindi. Ang explanation dito kung bakit meron ka na naman labor dito. Kasi magkaiba naman yung nagwi-weed pa ng mga HTB mo. Like example, iba yung mag-heat press ng t-shirt at maglalapat ng design sa t-shirt. Di na kasi pwede siya pa yung mag-weed, siya pa yung ano. Di, lahat na nag-consume na ng oras sa kanya, mas mahirap yun. Minsan kasi dito, magkaiba yung tao na nagwi-weed, nag-aayos ng basura, naglilinis. Siya yung pumapasok dito sa labor na to. Like example, meron akong marami akong ginagawang t-shirt. Minsan, kuhanin ko yung pamangkin ko, kuhanin ko yung pinsang ko. Ngayon, sa kanila papasok itong labor cost na ito. Sa kanila mapupunta to. Hindi sa akin. Para to doon sa mga nag-weed, naglilinis, magkukolekta ng mga ginamit, pinaggamitan natin, maglilikpit ng mga tools. Ayan yun. Sila na yun. Kung kukuha ako ng ibang tao para gawin yan. Pero kung ako lang din to, at hindi naman masyado marami yung gagawin t-shirt, ikaw lang, example, ikaw lang yung gagawa, siyempre, hindi mo natatasan yan. Kahit gawin yung piso yan, walang problema yan. Nasa sayo pa rin yung decision kung magkano yung gusto mo ilagay dyan. Para makita mo yung computation lang. Pero sa akin, lalagay ko lang 5. Since hindi ako yung gagawa para sa 100 pieces t-shirt, 5 siya. So, ito na yung total. May kita mo na total cost na 21 pesos and 9708 centavos. Siyempre, pag may mga ganyang butol, sabi ko nga kanina, i-round up mo na. Yung muna yung 22 pag nilagay mo doon. Para sa 4x4 yan ha. Nakikita mo, dito 4x4 nakatapat siya dito. 5x5 nakatapat yan ha. Magkakatapat yan lahat. Hanggang A3 lahat sila magkakatapat. Ibig sabihin,
kay A3 size, ito na, 46 pesos and 2,093 centavos yung cost mo para sa A3 size. Ganun din naman kay A4 size. Ito no, magkakatapat kayo. Lahat sila magkakatapat. Meron tayong nakuha kay A4 size sa 31 pesos and 3,825 centavos. Round up mo na yung mga ganyan, gawin mo ng 32. Ngayon, dahil sabi ko kanina din sa isang computation natin, dito kay HTV, ang nakalagay kay HTV is 15 pesos. Yan kasi, sample lang naman yan. Hindi yan yung actual computation. So, sabi ko nga ka, diba? Lahat ng mga nilagay ko dito is puro sample lang. Ngayon, inalagay natin siya. Gusto mo yung mas detailed na ang ilalagay mo, kasi ayaw mo na lang isip-isip pa, detailed talaga yung gusto mong ilagay. Ngayon, kukunin mo lang. Sa A4 size is 31.83825. Yung site transfer vinyl. Yan. Ilagay mo lang siya dito. Imprint cost mo is 32. And magbabago na lahat ng mga proceeding, ano yan, details. Yan o, makita mo, nagbago yung product price mo, yung after tax, saka yung revenue mo. Lahat yan magbabago based on in-input mong data rito. So, yan o, ganun lang siya, no. Ito, HTV, same na lahat yan. Ito, Gamusa, 3D Pub, ayan, nakakompute na siya. Ang babaguhin mo na lang dito is itong, ano, Meralco rate, tsaka yung wattage. Then, itong mga other cost. Kung magkano yung gusto mo ilagay dyan, yung labor, palitan mo ng piso, 2-3, ito na bahala dyan. Kung saan ka komportable. Tapos, ito yung mga wattage yung susundan mo, na ilalagay mo dito sa wattage of heat press. Yan, ito na yung susundan mo, ilalagay mo yan dyan. Kailangan mo yung wattage of heat press kasi nga, para makompute mo yung cost ng electric mo. Anong electric consumption mo? Ayan, ganun lang siya madali lang siya intindihin na sunod-sunod lang. At kung gusto mo naman gumawa ng iba pang mga size, kunyari, hindi naman siya sa square, kaya naka-rectangle siya, ikaw na mag-ano na. Gawin mo na lang, gayahin mo lang ito, kuhanin mo idea para makompute mo kung magkano. May kita mo yung formula naman nila dito. At yun nga, no, itong may mga highlight na parang light brown, ito yung may mga formula. Pagka i-download mo to, gusto mo i-try itong document na to. Yung may mga light brown, huwag mo nang gagalawin kasi ito, may mga formula na ka-input dyan. Pero kaya naman, tignan mo lang muna yung formula kung paano ginawa para makopy mo lang. Kung hindi ka familiar sa Excel, maganda pag-aralan to lalo kapag nagne-negosyo. Kasi pinapadali na ito yung buhay natin sa pagkukwenta. Sa lahat-lahat. Lahat kasi ng mga nai-offer ko na products or service, talagang binibigyan ko sila ng costing para mas mabigay ko ng maayos yung presyo at mas komportable akong maibigay yung presyo at may basihan ako. Kapag tinanong ko, bakit ganun binigay yung presyo sa akin? Parang hindi ba sobrang taas? Meron naman pwede ipakita sa akin. Ito po kasi yung computation yan. Ito po yung mga nagastos namin dyan. Meron tayong detail. Meron tayong detail na costing na pwede nating maibahagi rin sa kanila kung sakasakaling i-question nila yung presyo natin. Siyempre, tayo pa rin na masusunod sa presyo natin dahil tayo yung nagnenegosyo, hindi naman sila. Huwag tayong makikinig sa presyo ng iba. Ikaw ang dapat nagpipresyo sa bawat produkto mo o serbisyo yung ginagawa, hindi ibang tao. Dapat ikaw, dahil negosyo mo yan at ikaw ang nakakaalam sa mga nakukonsume mo or mga nagagastos mo. Ayun lang yung mga ginagawa kong costing. Madali lang silang sundan. Sobrang dali lang. Kung meron kang katanungan, mag-comment ka lamang dito sa ating YouTube video. Mag-comment ka dyan at bibigyan natin ng time para explain kung ano yung katanungan mo. Kung gusto mo rin namang matesting to. So yun, natapos na tayo dito kay t-shirt costing. Ngayon, punta naman tayo sa sticker costing. Ano ba yung pinagkaiba nila? Medyo iba yung pinagkaiba pagdating sa mga details or sa mga data na ini-input natin. Magkaiba si t-shirt at saka kay sticker. So ito yung mismo sample lang din ito, ha. Tinanggal ko na dito yung mga ginagamit yung information or data pag para sa akin yung sila nagpapagawa. So ito, purong sample lang po ito. Pero hindi ko naman nilalayo sa actual ng mga presyo. So punta tayo rito sa computer ulit. And makita nyo sa screen, meron tayo sa mababa. Vinyl sticker costing, photo sticker, transparent sticker, aluminum sticker, and holographic sticker. Bakit ayan lang yung mga nakalagay? Kasi ayan lang naman yung mga usually na nagpapagawa sa akin, sa mga nagpapaprint sa amin. Ayan lang, kaya hindi na ako naglagay pa ng iba. Yung kung ano na yung pinapagawa sa amin, ayan lang yung ginagawa ko. Meron din nga pala ako nakaseparate na video about costing sa mga cutout sticker. Kung hindi mo pa napapanood yan, pwede mo panoorin para magkaroon ko ng idea kung magkano ba ang presyuhan pagdating sa mga cutout sticker. So yun, balik tayo ulit dito. Yan, vinyl sticker. Sample muna natin dito ay vinyl sticker. Nakikita natin dito may sticker type, may price per pack, may quantity, may price per piece, may photo top price. Photo top, syempre, di ba? Pagka nilalaminate natin siya, ayun yun. Photo top yun. Quantity, price per piece. Tapos, kung ano yung ginamit mong ink. Kaya ito, may pigment print per page cost. Meron din tayong dye ink print per page cost to. Cutting cost, syempre kasi, kung ikakat natin yung sticker gamit yung mga machine natin, like Cameo, or kaya naman is Kui. Pero pwede mo rin dito ilagay yung cutting cost kung manual ka lang nagkakat. Pwede mo rin lang siya lagyan kung sa anong presyo ka mag-justify sa pakiramdam mo. Kung saan ka komportable yung presyo, pwede mo palitan yun. Yun yung lalagay mo. So meron tayo dito, no? Subtotal. Subtotal is ito na yung pinag-plus-plus natin sila. Mula dun sa price per piece, mula dun sa price per piece ulit ni Phototop,
pumunta sa pigment print, tapos cutting cost. Pinagsama-sama lang natin sila. Ang kinalabasan is 51. Tapos mapapansin mo dito, labor cost. Ayan. Kay cutting cost, kung manual ka lang, meron ka ng labor. Pagdating di ulit, after dito, meron ka pa ulit labor. No? Kaya ikaw na bahala nyo kung paano mag-adjust. Ang ginagawa ko dito is 10% labor cost. Saan man gagaling yung 10% na yun? Kukuhanin natin yung 10% dun sa total na sub, yung galing dun sa subtotal. So 51 siya, ang magiging labor cost natin is 5.1. Factory price ulit, factory price, ipagpa-plus lang natin si subtotal at saka si labor cost. So yun, si factory price, ipag-a-add lang natin si subtotal at saka si labor cost. Kaya na makukuha natin yung 56.1 na presyo. Ngayon, markup na ulit. Balik tayo kay markup. I-explain na natin kung ano si markup. Ngayon, lalagyan natin siya. Like example, 100% yung markup. Ang kakalabasan is 56.1 na markup. Ito na yung cost mo, no? So, kung gusto mo 100% yung markup, 100% siya. Paano siya mapalitan? Kunyari lang, dinownload mo tong file na ito. Paano mo mapalitan, no? Kasi ito, may paka-formula na siya dito kay 6.1. Kung gusto mo markup is 100%, andito yan, no? Dito, sa format bar na to. May kita mo rito na may 100%. Kung gusto mo na inilalagay mo is 50%, babaguhin mo lang siya. Gawin mo lang 50%. Yun, ang lumabas na doon is 50%. Tapos baguhin mo lang yung nakasulat dito, gawin mo lang 50%. Yan, ang markup mo is 28.05 per sheet to, ha. Per sheet ang bilhin nga nito, hindi to per ano, hindi to per piece sticker, per sheet to. Ayun, may nakalagay tayo sa task. Vinyl sticker costing per sheet using pigment ink. So yun, ang product cost natin sa vinyl na sticker type is 84.15 pesos kada A4 sheet. Ngayon, bakit meron ito? Ano yung price after tax? Syempre, pag nagbabayad ka na tax, sabi natin may binabayaran ka 30% tax. Papatong mo ulit yun doon para maibigay mo kung ano yung presyo ng product mo na meron ng tax. Ayun, no? Sabihin natin na 109.395. Dito sa may bandang right side pa, makikita mo, meron pa siyang mga nakalagay na 90% markup, 80% markup, 75%, 25%, 55%. Ayan yung mga nakaready na computation. Para kunyari, gusto mo lang na mag-less or mag-discount kay customer. In markup mo siya, in 90% markup lang is 106.59 per sheet. Tama mo, yung kita mo sa ilalim na 20 to 50 pieces siya. Ngayon naman, sa 80% markup, gagawin yung 51 to 80 pieces, ibig sabihin ito per sheet, ha, hindi ito per sticker, per sheet. So, ayan. And so on siya. In 75, in 50, may kita mo. Ayan, may nakikita ka dyan na mga halaga niya. In 90% markup, 106.59. Paano natin nakuha muna itong markup na ito, 99%? Punta ka lang kay Pak factory price. Si factory price at saka si markup na 90%, ayan yung kakalabasan. So, in 90% markup, 106.59. Pagka gusto mo naman lagyan siya ng tax, so yan, price after 30% tax. Nag-example lang na to. Ito naman yung kakalabasan nyo, 113.567. Kung wala kang binabayaran tax, sisimula ka pa lang din. Ang markup mo yung 90% is 106.59. O 80, yan, pabago-bago. Pababa siya ng pababa, hanggang palit ng palit yung markup. Habang bumababa yung markup mo, syempre, bumababa din yung presyo nung product mo. Ayan o, kaya nito, 90% markup, 106. Nung 80% markup na lang, 100.98 na lang siya. And pababa ng pababa habang binababa. Pero syempre dapat may kaukulang dami. Sa 106.59, 20 mo, nilagyan ko ito sa ilalim ng 20 to 50 pieces bago mo makuha itong 90% na markup. So, ayun yung discount mo. Maka-discount ka ng 10%. Tapos, 51 to 80. Ulitin ko, no? Sample lang ho ito, no? Pwede mo itong gawing 1 to 5 pieces, 5 to 10 pieces. Depende sa'yo. Depende sa itong mga. So, ayan. Ganun lang. Sunod-sunod lang sila. Depende lang sa kung ano yung gusto mong lagay na dito. So, ayan. Nagpunta tayo kay vinyl sticker. Meron din ako nakahiwalay para kay photo sticker. So, pareho lang yung mga details na nakalagay dyan. Walang pinagkaiba yan. Kay transparent sticker, aluminum sticker, kay holographic sticker, lahat pareho. Pero, balik ko na tayo kay vinyl sticker. Kanina, pinakita ko dito, may pigment print per page cost. Kasi, ito, using pigment ink. Ayan, with photo top at saka yung without photo top. Parehong-pareho lang tong details na to rito at saka details na to sa ilalim. Magbabago na lang yan pag nakita mo dito. Punta ka rito, tingin ka rito, no? Vinyl sticker costing per sheet A4 size using dye ink. Bakit may dye ink? Siyempre, minsan may problema ka sa ano mo, sa pigment mo, or kaya naman is gusto mo lang dye ink gamitin mo, or kaya naman wala kang pigment ink, dye ink lang yung meron ka, or kaya naman may pigment ink ka, wala kang dye ink, or kaya naman may dye ink ka, wala kang pigment ink. Ganun lang. Ibig sabihin, any ink na gamitin mo doon sa dalawa, meron kang computation. Naka-ready lang. Kagaya nga nito, no, using dye ink, ang gagawin mo lang naman, pinagkaiba lang nila, huwag mo lang lalagyan yung pigment print per page cost. At lalagyan mo lang yung dye ink print per cost. Kagaya dito sa taas, yung merong nakalagay sa may pigment. Pagdating kay dye ink cost, wala siya nakalagay. Same lang yung gagawin mo rito.
kung ano yung ginamit mo. Same sila pareho, mula kay vinyl hanggang photo sticker, lahat yan pare-pareho. May naka-separate tayo na using dye ink, tsaka may naka-separate din na using pigment ink. Merong with photo top at tsaka without photo top. Ulitin ko lang ulit yung mga details dito, example lang po ito. Idea lang para lang mag-gets mo kung gusto mong mag-costing a sticker. Pwede mo itong baguhin, syempre, depende sa kung magkano mo nakuha. Gaya kay price per pack, magkano mo siya nakuha, input mo yung data dyan. Yung quantity niya per pack, input mo dyan. Yung price niya per piece, magkukusa na mag-compute. Kasi ulitin ko, itong may mga highlight na light brown, yung mga yan, merong ano, may formula nakalagay din sa kanila. So pwede mo siyang hindi galawin. Ang lalagyan mo na lang mga data is yung walang highlight. Ibig sabihin, pag wala siyang highlight, walang formula naka-indicate doon. Kaya ayun, pwede mo siyang pagpalit-palitin. Pagbaguhin, laro-laruin mo yung data na ilalagay mo dyan, bagoy ng piso, gawin mo dos. Kahit magkano gusto mo ilagay ng presyo, basta tingin mo na ma-justify sa pakiramdam mo yun, na komportable ka na maibigay yung presyo na yun. Kaya sabi sa inyo, pag sa costing kasi, may bibigay mo rito yung pinakamaliit na pwede mong kitain or pwede mong tubuhin sa bawat in-offer mong product at magkano rin yung pinakamataas na gusto mong tubo sa isang product. Ayun, syempre, depende. Ako, dumidepende ako palagi sa dami ng order or sa quantity ng pinapagawa. Mas marami, syempre, mas mababang presyo. Pag mas onte, syempre mas mataas yung presyo dahil malaki yung cost. So yun, no? Ganun yung ginagawa kong costing mula noon pagdating sa t-shirt at saka sa sticker. At kung nalilito ka doon sa pag-explain ko or medyo naguluhan ka sa pag-explain ko, kung meron kang katanungan, pwede ka mag-comment din sa video na to. At syempre, bibigyan natin ng time yun para masagot kung ano man yung katanungan mo. At kung ikaw naman ay isa lang veterano pagdating sa costing at may nakita kang mali dito sa mga binanggit natin, sa mga share natin, pwede nyo po kami itama, pwede po kayo magbigay ng advice. Syempre, para ma-correct din namin yung maling ginagawa namin pagdating sa costing. Para mas proper yung magawa namin. Siyempre, sobrang laki tulong din nun kung gagawin nyo kasi mas madadagdagan pa yung kalaman natin pagdating sa pagkakosting at siyempre, may tatama natin yung mga mali. Ulitin ko lang po hindi nga po pala ako expert or veterans pagdating sa larangan ito. No? Lahat lamang po na pinapakita, sineshare ko is pure experience lang po. Ito yung mga na-experience ko along the way sa pagpiprinting. Ito yung mga natutunan ko at lahat po nung ito is sariling sikap lamang. Walang nagturo sa akin, walang nag-mentor. Ginagawa ko lang siya para lang meron na akong basihan. Ayun yung, ito yung basihan ko mula noon para sa pagkocosting kasi nga, sobrang hirap pagka wala kang basihan sa pagpresyo. Minsan, may mga nakikita ko nagpo-post sa mga group or nag-message sa mga group chats na paano mo magpresyo ng ganito, paano mo magpresyo ng ganyan. So, sobrang hirap no pagka medyo hindi pa tayo sanay. Dahil ganun din ako dati noon, no, hindi rin ako sanay pa dito. Medyo naguguluhan ako pagdating sa presyo. Kasi nakikita ko iba, nagbibigay sila ng presyo, sobrang mura. Nagtataka ko ngayon, paano nila nabibigay yun? Meron namang iba nagbibigay ng sobrang mahal. Nagtataka din bakit sobrang mahal naman yung presyo nila. Ngayon, naiintindihan ko na sila kasi medyo naunawaan ko na yung costing o yung pagko-costing pagdating sa t-shirt printing tsaka sa sticker printing. At syempre, kung napanood mo tong video na to at baguhan ka pala, sana nagkaroon ka ng idea. Sana nagkaroon ka ng konting kaalaman sa kung paano ka magpe-presyo ng mga products mo. Syempre, mahirap. Wala kang basihan. At yun nga pala, no, kung nagustuhan mo itong video na to, baka pwede mo naman ako i-like at i-subscribe mo na rin ako dito sa YouTube kung hindi ka pa nakasubscribe at para mas kailangan pa tayong gumawa ng mga ganitong video para sa mga ka-printing natin at sigurado ako kung baguhan sa printing ay magiging malaking tulong sa iyo yung mga ina-upload yung videos about printing, about sa mga printer na ginagamit natin at saka sa mga application na ginagamit natin para sa printing like Adobe Photoshop at saka ito yung mga pagpipresyo or iba pang details sa lahat about sa printing para sa mga maliliit na printing na katulad natin na nangangarap din na magkaroon or ma-establish ng maayos itong business na ito dahil wala rin namang ibang magtutulungan kundi tayo-tayo lang din na nandito sa industriya. Kaya sana ay natulungan ka nitong video na to at baka pwede mo rin panoorin yung iba ko pang mga video baka sakali na meron kang matutunan no? At ayun nga pala maraming salamat sa mga nanonood sa mga videos ko lalo doon sa mga tropa na sumusuporta pati doon sa mga ka-printing natin na sumusuporta nagla-like ko-comment ayun salamat ay iba may mga nag-message din sa atin sa messenger tatanong about details sa printer yung iba na re-reply naman natin at yung mga nagko-comment to na re-reply naman natin kaya kung meron ka katanungan comment lang